Sa mga nagtatanong sa aking FB, mga idol, i-search nyo lang ang Piroy Mark. Maraming salamat. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Badong. Pisting mga aswang na ito. Sunugin na natin ang mga ito. Basil, Maki, at nang makalayo na tayo sa gubat na ito. Ngunit ang sagot nitong si Basil, kapatid na Badong, mas nakakabuting balikan siguro natin ang lumang gusali na nakita natin doon sa gubat. Baka makakita tayo ng sagot sa ating mga katanungan. Baka mayroong isang tao ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Sumang-ayon na din itong si Badong sa sinabi ng kanyang kapatid. Ngunit kailangan na ilayo na muna sa lugar na ito ang kanyang asawa at ang anak na dalagita. Kaya inutusan muna nitong si Badong itong si Manong Rumi na dalhin na muna niya sina Lala at Atina doon sa resort ng Paraiso. Mas ligtas ang mga ito doon dahil maraming mga pulis ang mga nakaantabay. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makaalis na sina Manong Rumi, agad nang naglalakad sina Badong kasama si Basil, Maki at ang isang bodyguard nito na si Mata. Ang isa pang bodyguard nitong si Badong, isinama na sa grupo nila ni Manong Rumi dahil hindi pa lubusan na gumaling ang natamo nitong sugat. Sa mga pagkakataon na iyon, nagbiyahe na din sina Makro at Buhawi kasama ang kanilang mga kaibigan. Sabik na sabik ang mga ito na makita ang lugar kung saan lumaki at lumakas sina Makro at itong si Buhawi. Balak ng mga ito na manatili doon sa lugar ng San Nicolas ng isang buwan bago bumalik ang mga ito doon sa isla ng Sikihor. Samantalang sina Riba naman kasama ang matalik na kaibigan na aswang na si Coco, nakarating na din ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito nang makita ang ama nitong si Riba na si Bunit. Ngunit nagtataka naman agad ang mga iyon dahil hindi nakita nitong si Riba ang kanyang mga tiyuhin, lalong-lalo na itong si Badong. Kaya ipinaliwanag na lamang itong si Bunit ang lahat. Susunod na lamang sila doon sa isla ng Kawa. Kaya sa araw din na iyon, humanda na ang mga ito. Samantalang sa mga pagkakataon din na iyon, kasalukuyan ng papalapit sina Badong doon sa Pangpang, kung saan nandoon nila nakita ang lumang gusali. Nakahanda na ang kanilang mga dalang armas. Isang sugal ang kanilang ginawa. Sa tingin kasi ng mga ito, napakaraming mga nilalang ang nandirito sa lugar at batid nilang nanganganib na yon ang kanilang buhay. Maingat naman ang kanilang mga kilos. Hanggang sa mapadako na ang mga ito doon sa mismong pasukan ng gusaling iyon. Napakatahimik ng buong lugar. Wala silang nasipat na mga nilalang. Kaya agad na nakapagpasya ang mga ito na pumasok na doon sa loob ng gusali. Sa mga pagkakataon na ito, sinubukan na nilang pasukin ang mga nakikitang pintuan. Sinubukan nilang alamin kung ano pa ang kanilang mga matutuklasan. Makalipas ang ilang mga minuto, may nakita silang damit na pangsundalo. Kaya nagtataka sina Badong dahil ang damit na iyon bago pa lamang doon sa lugar. Ibig sabihin lamang mayroong tao ang nakapasok sa lugar na iyon at hindi pa ito katagalan. Batay kasi sa damit nilang nakikita, malinis at wala pa itong bahid ng dumi. Sa tingin pa nga nila, baka ilang oras pa lamang ang inilagi ng damit na iyon sa gusaling kinaroroonan nila. Ngayon, ang hinala nilang may sa likod nga sa mga pangyayaring ito ay nagkakaroon na sila ng matibay na paniniwala. Kaya muling umusad ang mga ito. Sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito sa kanilang mga kilos at galaw dahil alam nilang mayroon silang kasama sa gusaling iyon na ibaba. Hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa isang napakalawak na silid.
Nakakagulat ang sumalubong sa kanila na mga tanawin doon. Nakita nila doon sa loob ang mga laboratorio na parang ginawang mga eksperimento ang lugar na iyon. Marami silang mga nakikitang nakapreserve na mga nilalang na nakasilid doon sa mga chamber. At ang iilan sa mga ito, katulad ng nilalang na umaatake sa kanila. Ibig sabihin, mayroong malaking eksperimento ang nangyayari sa lugar na kinaroroonan nila ngayon. Sinuyod pa nila ang buong kasuluk-sulukan ng lugar ng silid para makapag-imbestiga. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, may mga lihim nang nakamasid sa grupo nila ni Badong ang namumuno doon sa lugar na sina Dr. Sarte at Colonel Abaya, kasama din ang mahigit sa 10 mga pinakamalakas na mga sundalo. Ang mga sundalong ito ay matagal nang wala ng kaugnayan sa pamahalaan. Pinabayaran ng malaki ang mga ito para sa kanilang misyon at serbisyo. Itong si Dr. Sarte ang namumuno sa kanilang malaking proyekto sa islang iyon. Kasama din ang ilan sa mga doktor. Marami silang mga pinag-aralan na mga nilalang doon sa lugar. Ngunit ang pinakamalaki nilang nagawa na parami nila ang bilang ng mga nilalang na dulon. Ang nasa likod kasi ng proyektong ito, bukod kay Dr. Sarte, ang pinakautak ng lahat ay ang mayor ng bayan ng San Nicolas na si Mayor Abansado. May maitim kasi na balak ang mayor na sakupin ang isa pang isla na kilala na pinagkukunan ng mga ginto. Nasa ilalim na kasi ito ng gobyerno, kaya walang makukuhang kayamanan itong si Mayor Abansado kung hindi siya gagawa ng paraan. At ang isa pang dahilan na ibinta ng mayor ang kanilang mga pinag-aralan ng mga nilalang sa ibang bansa. Doon sa isla ng Kawa, may lihim silang daanan at kuta maliban doon sa gusaling nakita nila ni Badong. Napakalaking organisasyon ang nasa likod ng mga ito. At balak ng doktor na hindi nabubuhayin pa ang grupo nila ni Badong. Utos ng doktor na papatayin na ang lahat ng mga ito doon mismo sa loob ng lumang gusali. Kinalaga na ng mga sundalo ang mga mababangis na mga nilalang para abangan ang paglabas nila ni Badong doon sa laboratorio. Nabahala na kasi ang doktor, baka kung mayroong makakadiskubre sa kanilang ginagawa. Kaya sa mga pagkakataon din na iyon, may mga inutusan na tauhan itong si Colonel Abaya para sundan ang sasakyan nila ni Lala para tapusin na din ang mga ito. At may mga nilalang na din na ipinakalat ang doktor para salakayin na din ang resort ng Paraiso. Naalarma na kasi itong si Mayor Abansado nang mapag-alaman nilang may mga tagalabas sa isla ang nakakapasok na at nakakatuklas sa kanilang kuta. At nang malaman din ito na napatay ng mga bagong dating ang mga aswang na umatake sa mga dayo kagabi, agad na nag-utos ang mayor na linisin na ang buong isla bago pa mayroong makakalabas sa mga taong nandoon. Lalong natakot ang mayor nang mapag-alaman na ang grupo pala nitong si Badong ang mga taong nakakapasok doon sa lugar. Alam nitong si Mayor Abansado ang kapasidad ni Badong. Alam din niya ang pagkatao nito dahil kilalang kilala itong si Badong sa kanilang bayan pati na rin sa mga karatig na lugar. Sa mga pagkakataon na iyon, kakaunti na lamang ang mga nandoon sa resort ng Paraiso. Nagsiuwian na kasi ang karamihan sa mga ito kahapon lamang. Tanging natitira doon ay ang mga pulis na inutusan itong si Mayor Abansado na magbabantay doon sa resort. Pati ang mga pulis na ito, wala silang kalam-alam na ginamit lamang sila ng mayor. At ngayon, para wala ng ebidensya o maaring balakid sa kanilang proyekto, ipapatay na din niya ang lahat ng mga pulis na ito doon sa kanyang mga nilalang na mga aswang. Ang mga aswang na ito ay ang mga dulon, mga nilalang na kulang ang kalakasan sa pag-iisip dahil ginawa lamang ang mga ito na may magmamando sa kanilang mga dapat na gagawin. Habang nagbiyahe din sina Lala
Pabalik na sana doon sa resort, may nakita silang malaking puno ng kahoy ang nakahambalang doon sa kanilang daraanan. Sinubukan pa nitong si Manong Romy na iwasan ang kahoy na iyon, ngunit napasadyad na ang kanilang sinasakyan doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy. At dito na naglabasan ang walong mga katao na may hawak na mga baril. Nakatutok na agad ang mga baril ng mga ito sa kanilang sinasakyan habang sumisinyas na palalabasin sila ng mga ito. Agad naman na pinatigil ni Manong Romy ang sasakyan at kinuha ang baril. Nagtataka ang mga ito kung saan galing ang mga kalalakihan na armado ng mga baril. Ngunit natitiyak nilang panganib ang dala ng mga ito sa kanilang buhay. Kaya wika nitong si Leon. Lalaban tayo, Manong Romy. Iatras mo ang sasakyan. Bilisan mo. Natatakot na sina Lala at Athena. Ngunit hindi na panghinaan ng loob ang mga ito. Saan ba ang kanyang pagiging asawa sa pinakamalakas na tao? Kung matatakot lamang agad sa mga ganong pagkakataon. Mabilis nang nakatutok na din ang baril nitong si Leon doon sa mga kalalakihan. Dahan-dahan na din na binuksan nito ang pintuan ng sasakyan. Hindi palubusan na gumaling ang kanyang sugat. Ngunit kaya na niyang makipaglaban. Mabilis naman na pinaatras nitong si Manong Romy ang kanilang sinasakyan. Agad naman na nagpaputok ang mga kalalakihan habang nagtakbuhan ang mga ito papasunod sa kanilang sinasakyan. Nagawa naman agad nitong si Leon na maasinta ang mga ito. Sunod-sunod ang ginawang pagpaputok nitong si Leon na naging dahilan para agaran na bumulagta ang dalawa sa mga ito. Nakipagbarila na din itong si Manong Romy. Agad naman na natamaan niya ang isa at napuruhan. Patuloy na nakipagbarilan ang grupo ng mga kalalakihan. Gulat na gulat din ang mga ito nang may baril din pala ang mga taong nakasakay doon sa sasakyan. Masyado nilang minaliit ang mga ito. Ang buong akala kasi ng mga ito na simpleng bakasyonista lamang ang mga nandoon. Wala kasing sinabi itong si Hipi Carlos doon sa kanyang mga tauhan na grupo pala ni Badong ang mga nandoon. Tanging nakakaalam kasi sa lahat ay itong si Dr. Sarti lamang at Kolonel Abaya. Nagpapatuloy ang palitan ng mga pagputok. Nanginginig na sa takot itong si Athena nang makitang lumusot na ang mga bala ng baril doon sa kanilang sinasakyan. Napatago na din itong si Leon sa likod ng mga puno ng kahoy. Kumirot kasi ang kanyang natamong sugat kagabi. Papalapit na ang limang mga natitirang kalalakihan habang patuloy na nagpaputok ang mga ito. Habang itong si Manong Romy, wala na itong magawa. Nang makakita ito ng pagkakataon, agad itong lumabas sa sasakyan at pagkatapos nagtatago sa likod. Ngunit hindi rin naman ito umalis dahil ayaw nitong iwan sina Lala at Athena na sa mga pagkakataon na iyon na trap na sa loob ng kanilang sinasakyan. Itong si Leon, kahit na kumirot ang kanyang sugat, gumapang ito para mailigtas ang dalawang babae doon sa loob ng sasakyan. Nang matagumpay na makarating itong si Leon doon sa likod ng malaking puno ng kahoy, malapit lamang doon sa kanilang sinasakyan, agad na binaril sa malapitan ang isang kalaban. At pagkatapos, sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagbaril. Napatay pa nitong si Leon ang isa, ngunit tinamaan na din siya ng pagbaril ng dalawang natitirang kalaban. Sa pulsa dibdib itong si Leon at sa kanyang tiyan, kaya agad itong bumagsak sa lupa. Maagap naman na kumilos itong si Manong Romy at itong si Lala. Sa isip din kasi ng asawa nitong si Badong, wala na silang mapagpipilian pa kundi ang makipagsabayan sa labanan. Dahil abala ang dalawa sa ginawang pagbaril kay Leon na gawa nilang makalapit sa mga ito. Nabaril agad itong si Manong Romy na tumama naman sa kanyang paa, kaya napaluhod ang matanda sa lupa. Ngunit agad naman itong gumanti ng mga pagbaril. Patay agad ang kalaban nang mapuruhan ito sa ulo ng matanda. Samantalang itong si Lala,
agad itong nagpakawala ng mga pagtuhod na tumama naman sa tiyan ng isa. Pagkatapos, dalawang sapak pa ang pinakawala nito na tumama naman sa panga ng kalaban. Nang bumagsak na ito sa lupa, agad naman na pinagbabaril ito ni Manong Rumi na naging dahilan para agaran itong mapatay. Ilang sandali pa, mabilis nang kumilos ang mga ito. Baka kasi may mga darating pa na mga kasamahan ng mga ito. Mahirap na sugatan pa naman sina Manong Rumi at itong si Leon ng maluba. Tumulong na din itong si Athena. Kahit na nangangatog ng mga tuhod ng dalagita dahil sa takot, mabilis pa rin itong tumulong sa kanila. At habang muling pinaandar ang kanilang sasakyan, mabilis naman na gumawa ng paraan itong si Athena para maisalba ang buhay nitong si Leon. Itong si Athena, ang kapatid nila ni Macro at Buhawi. Simula sa bata pa ito, mayroon na itong kakayahan sa panggagamot. At mas lalong napalakas pa ito ng turuan ni Dr. Maki. Kaya makalipas ang ilang mga sandali, napabuntong hininga na lamang ang dalagita at huwika nito kay Lala. Mama, ligtas na po si Kuya Leon. Nagpapasalamat na lamang ng palihim itong si Lala. Matapos iyon, makalipas ang ilang mga minuto, natanaw na nila ang base ng mga pulis. Pagdating ng mga ito doon, gulat na gulat ang mga pulis sa kanilang ibinalita. Agad na tinulungan ng mga ito sina Leon at Manong Rumi. Dinala agad ang dalawa doon sa kanilang quarter para mabigyan ng karagdagang gamutan. Sinama naman sina Lala at Athena ni Major Maro doon sa kanilang opisina para matanong at maimbestigahan ang dalawa. Sobrang nakapagtataka kasi na may mga umatake sa kanila. Ayon pa nga sa mga nakakataas sa kanila, walang ibang naninirahan sa islang iyon maliban lamang sa kanila dito sa resort ng Paraiso. Kaya isang malaking palaisipan sa kanila kung sino ang mga iyon. Ngayon, sa isip ni Major Maro, mukhang hindi lamang sila ang naninirahan sa islang ito. Kaya dapat silang mag-ingat. Tanong din agad ng Major. Nasaan na sina Sir Badong Madam Lala? Bakit hindi niyo sila kasama ngayon? Agad naman na ipinaliwanag ng ginang ang lahat-lahat. Kaya mas lalong nagtataka ang mga pulis kung bakit may mga aswang ang umaatake sa kanila. Mas lalong naguguluhan ang mga ito. Nagtanong ang pulis kung sundan ba nila ang grupo ni Badong doon sa kabilang bahagi ng isla. Ngunit ang sagot naman nitong si Lala, "Huwag na, Major. Ayon sa kanila, susunod din agad ang mga ito dito sa base ninyo. Hintayin na lamang natin ang mga iyon. Saka na lamang tayo susunod kung hanggang bukas hindi pa nakabalik ang mga ito." Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, dahan-dahan nang umaaligid doon sa resort ang mga dulon ng mga aswang na kahanda na ang mga ito para atakihin ang lahat ng mga tao sa resort ng Paraiso. Sa mga pagkakataon na iyon, matapos din na malibot nila ni Badong ang kalubluuban ng malawak na laboratorio, balak ng mga ito na tingnan pa ang ibang mga silid na mga nandoon. Ngunit pagkalabas pa lamang ng mga ito, agad nilang narinig ang kakaibang angil sa paligid. Pamilyar kay Badong ang mga angil na iyon. Pati pa nga sina Basil at Dr. Maki, narinig na nila ang mga angil na iyon na tulad ng mga angil sa mga aswang kahapon dito mismo sa gusaling ito at doon sa mga umataking mga nilalang sa kanila kagabi. Kaya wika agad nitong si Badong, "Mukhang naamoy na tayo ng mga nilalang, kapatid na Basil. Humanda na kayo." Dahan-dahan nang naglalakad ang kanilang grupo papunta doon sa sulok ng lugar. Mas mahirap kasi para sa kanila kung makipaglaban doon sa malawak na lugar. Mas madali silang mapapalibutan ng mga ito. Hawak ngayon itong si Badong ang pamalong tubo. Mga itak naman ang hawak nila ni Dr. Maki at Basil. Baril naman ang hawak nitong si Mata. Papalakas na
ang kanilang naririnig na mga pag-angil. Kaya batid nila ni Badong na malapit lamang ang mga nilalang na ito sa kanilang kinaroroonan. Sa isip ngayon nitong si Badong, kailangan nilang tuklasin kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga kababalaghan na ito. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang patumbahin ang lahat ng mga aswang na nasa paligid. Pagdating ng mga ito doon sa sulok ng lugar, nakikita na nila ang mga nilalang na unti-unting nagsilabasan doon. Hindi naman ganun kadilim ang buong kapaligiran dahil sa mga luminos na inilagay doon sa paligid ng lumang gusali. May mga ilaw din kasi ang mga pasilyo na sa tingin nila laging nakabukas. Umaangil ang mga nilalang habang gumagapang papunta sa kanilang kinatatayuan. Ngunit walang bahid ng pagkabahala ang mga mukha ng mga ito. Itong si Badong, gusto pa nga nitong lipulin ang lahat ng mga aswang sa gusaling ito at sa lugar na iyon para wala nang mabiktima pa ang mga ito. Wika ni Badong sa kanyang mga kasama. Napakarami ang bilang ng mga ito, kapatid na Basil. Ngunit hindi iyan ang magiging balakid. Patayin natin ang lahat ng mga ito at nang malaman din natin agad kung sino ang nasa likod ng mga kababalaghan na nangyayari sa islang ito. Ang sagot naman itong si Basil na mahigpit na ang pagkakahawak sa kanyang matalas at mahabang itak. Tama ka, kapatid na Badong. Mukhang napabuti pa nga ang ginawa natin na pagpunta sa lugar na ito. Mayroon tayong masugpo na mga katiwalian. Ngunit napatigil na ang mga ito sa kanilang mga pag-uusap dahil ang kanina na dahan-dahan na gumagapang na mga nilalang, napakabilis na ang pag-usad ng mga ito. Agad na naglundagan na ang mga ito papunta sa kanilang kinatatayuan. Wala nang hinintay pa itong si Mata. Agad na itong nagpakawala ng mga pagbaril. Sunod-sunod niyang pinaputukan ang lahat ng mga aswang na papasugod sa kanila. Dahil sa dami na din ng bilang ng mga aswang, maraming tinamaan naman agad itong si Mata. May mga sumubsob na sa sahig at agaran na binawian ng buhay. Sinalubong na din itong si Badong ang mga aswang. Walang habas na pinaghampas niya ang bawat maabot na mga dulon. Sa lakas ng mga pag-atake nitong si Badong, bawat tamaan niya agad na mababasag ang mga bungo, madudurog ang mga kamay at paa. Napakaingay na ng mga angil ng mga aswang. Napakalakas ang mga pag-angil at pangasab ng mga ito dahil sa tindi ng ginawang pag-atake nitong si Badong. Minsan pa nga, isang tama lamang sa ulo ng aswang agad na itong bubulagta at mangingisay. Umilos na din sina Dr. Maki at Basil. Agad nang pinagtataga ng dalawa ang bawat makakalapit na mga aswang sa kanila. Nagsitalsika na doon sa lugar na iyon ang mga bawat mapuputol na mga bahagi ng mga kamay at mga paa ng mga aswang nang mapuruhan ang mga ito sa mga ginawang pagtaga nila ni Dr. Maki at Basil. Samantalang ang bawat tamaan naman nitong si Badong, agad nasasambulat ang utak ng mga ito nang matamaan sa kanilang mga ulo. Nakasiksik naman doon sa sulok itong si Mata habang malayang pinagbabaril ang mga aswang. Mayroong apat na mga aswang ang nakapuna agad sa kanyang kinaroroonan. Umaangil ang mga ito na parang angil galing sa kinatay na baboy at papasugod na ang mga iyon sa kanyang kinaroroonan. Maagap naman na pinagbabaril ang mga ito nitong si Mata. Bagsak agad ang dalawa sa mga ito nang matagtad ng bala sa kanilang mga katawan. Ngunit tuluyan pa rin na nakakalapit ang dalawa sa mga ito sa kanya. Kaya mabilis nang gumulong itong si Mata. Anumang oras, maaari na siyang maabutan ng mga ito. Agad niyang iniumang ang dalang baril at sunod-sunod na nagpaputok. Sapol sa dibdib ang isang aswang na naging dahilan para tuluyan na itong bumagsak sa sahig bago pa maabot ang bodyguard nitong si Badong na si Mata. Pagkatapos, dahil nakakalapit na sa kanya ang isang aswang at nagpakawala na ito ng mga pagkalmot,
Ang ginawa nitong si Mata, dinaluhong na niya ito. Pagkatapos, mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod na mga pagsaksak. Napaungol na lamang ang aswang at binawian na ito agad ng buhay. Matapos na mapatay ito nitong si Mata, agad naman na pinulot nito ang nabitiwang baril at patuloy na nagpaputok. Napunta din itong si Mata doon sa kabilang bahagi ng lugar dahil sa patuloy na pag-asinta doon sa mga nagtatalunan na mga aswang. Habang itong si Badong, buong bangis na pinaghampas pa rin ang mga aswang gamit ang kanyang pamalong tubo. Wala na siyang pakialam pa. Kahit na minsan matatamaan din siya ng mga pagkalmot ng mga aswang. Nagmistulang halimaw na itong si Badong sa mga pagkakataon na iyon. Kahit na dinaluhong na siya ng napakaraming bilang ng mga aswang, hindi pa rin iyon balakid para sa kanya. Tig-isang hampas ang kanyang pinakawalan na tumama naman sa mga ulo ng mga aswang. Rinig pa nga nitong si Badong ang paglagotok ng ulo ng mga ito. May isang tuluyang nakalapit sa kanya. Ngunit bago pa siya matamaan ng mga pagkalmot nito, agad na siniko ito ni Badong sa ulo na naging dahilan para bumagsak ito sa sahig. At hindi na iyon, hinayaan pa nitong si Badong na makatayo dahil agad niyang hinampas iyon ng tubo sa may ulo. Dalawa pa sa kanyang likuran ang tinamaan ng mga paikot na sipa nitong si Badong. At pagkatapos, tutuluyan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpalo ng kanyang hawak na tubo sa ulo ng mga aswang. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake nitong si Badong at hindi na niya namalayan na napunta na ito doon sa kabilang silid. Samantalang sina Basil at Dr. Maki na natili doon sa unang silid na kinaroroonan nila at patuloy pa rin na pinapatay ang napakaraming bilang ng mga aswang. Ngunit makalipas ang ilang mga minutong bakbakan, napapansin nilang nababawasan na ng malaki ang bilang ng mga aswang dahil hindi na ganun karami ang mga aswang na nasa paligid. Itong si Mata, tuluyan na itong napunta doon sa kabilang bahagi ng lumang gusaling iyon. Patuloy pa rin niyang inaatake ang mga aswang gamit ang kanyang baril. Nang maubusan na siya ng bala, gamit naman niya ngayon ang dalawang mga punyal at pinagsasaksak ang bawat maabot na mga nilalang. Walang balak itong si Mata na magiging pagkain ng mga mababangis na dulon na ito. Gusto pa niyang makabalik doon sa kanilang bayan. Ngunit hindi na nila namalayan na tuluyan na silang nagkakahiwalay. Itong si Mata, napunta ito doon sa kabilang bahagi ng gusaling iyon kung saan naroroon ang kusina ng gusali. Samantalang itong si Badong, napunta naman ito sa likod ng gusali kung saan doon ang kuta ng mga kalaban nila. Samantalang sina Dr. Maki naman at Basil na natili ang dalawa doon sa laboratorio. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tinuluyan na lamang nila ang mga natitirang mga aswang doon sa silid. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang ginamot sina Manong Rumi at Leon doon sa kwarter ng mga pulis. Dahil sa ginawa naman nitong si Athena, kakaunting gamutan na lamang ang kanilang ginawa doon sa mga sugat nitong si Leon. Nagtataka pa nga ang mga medical personnel na kasama ng mga kapulisan nang makita nilang mabilisan ang paggaling ng mga natamong sugat nitong si Leon. Habang sina Lala naman at Athena, nando doon ang dalawa doon sa balkonahe ng quarter ng mga pulis habang sinipat-sipat ng mga ito ang daanan papunta doon sa kagubatan. Baka sakaling makikita nila ang grupo nila ni Badong na sumusunod na sa kanila. Kahit na alam nitong si Lala na kakaiba ang lakas ng grupo nila ni Badong, kinakabahan pa rin siya dahil hindi na sa underground fighting ang labanan ngayon at hindi mga mandirigma ang makakarap ng mga ito. Makakalaban nila ang mga mababangis na mga nilalang. Ngunit sa paglipas ng ilang mga minuto, may napapansin itong si Lala na parang mga nilalang ang nagtatakbuhan doon sa unahan. Sinabi niya agad ito sa kanyang anak na si Athena.
at silang dalawa na ang mariin na nakatitig doon sa mga nilalang. Batid nilang hindi talaga iyon mga tao, kakaibang mga nilalang, at hinala nila ni Lala ang kanilang nakikita ngayon. Maaaring katulad lamang doon sa mga nilalang na umaatake sa kanila kagabi. Mas lalong nagulantang pa itong si Lala nang makitang parami na ang mga nilalang na nakikita nila doon sa unahan. Mabibilis nang tumatakbo ang mga iyon papunta sa kanilang kinaroroonan na quarters. Napakabilis ng mga ito. Nasa tingin itong si Lala na maaaring sa loob lamang ng ilang mga minuto makakarating na ang mga iyon sa kanilang kinaroroonan. Kaya mabilis nang sumigaw itong si Lala at tinawag ang kaibigan nila na si Major Maro. Pati itong si Athena, nagsisigaw na din ang dalagita dahil sa kanilang nakikita. Nagtatakbuhan naman agad ang mga pulis papunta doon sa kanilang kinaroroonan, doon sa balkonahe. Kasama na sa mga iyon itong si Major Maro. Sobrang nagulat ang mga pulis sa bigla ang pagsigaw ng dalawa. At pagdating ng mga ito doon, agad na nakikita nila ang dahilan kung bakit nagsisigaw sina Lala at Athena. Napadilat ang mga mata nitong si Major Maro. Hindi pa ito makapaniwala sa kanilang nakikita na mga nilalang. Sa buong buhay ng mga ito, ngayon pa lamang nakakita ng mga ganong klaseng nilalang ang mga pulis. Pagkatapos nang pumasok na sa isip nitong si Major Maro ang panganib na maaring ibigay sa kanila ng mga nilalang na papalapit, agad na itong nagsisigaw. Pinatunog na din nila ang alarm doon sa kanilang quarters bilang palatandaan na mayroong malaking problema sa resort na iyon. Ang ilan sa mga nagtatrabaho doon sa resort, hindi pa nga agad na kumilos ang mga ito dahil hindi nila maintindihan kung bakit tumunog ang alarm doon sa resort. Inutusan agad nitong si Major Maro ang apat na mga pulis na suyurin na nila ang lahat ng mga natitirang bisita doon sa resort na iyon, at pati ang mga nagtatrabaho doon na kailangan ng lumipat ng mga ito doon sa quarters ng mga pulis. Mas ligtas ang mga ito doon. Habang ang 10 mga pulis agad na nakapwisto ang mga ito doon sa balkonahe sa ikalawang palapag, kasama itong si Major Maro. Wala na silang hinihintay pa na pagkakataon. Agad nang nagpakawala ang mga ito ng mga pagbaril. 10 mga pulis naman ang nasa bakuran ng quarters na iyon. Nakapwisto ang mga ito doon sa bakuran at pinagbabaril na rin ng mga ito ang mga paparating na mga dulon. Samantalang doon sa kanilang ginawang tower naman, kung saan makikita ang buong kapaligiran ng resort, nakapwisto naman doon ang 3 mga pulis. 2 sa mga ito may hawak na mga sniper. Kita na din nila ang mga natatakbuhan na mga aswang papunta doon sa resort, at agara na din nilang pinagbabaril ang mga ito. Tumulong na din sina Lala at Athena sa pagpunta doon sa mga silid ng mga bisita para abisuhan ang mga ito na dapat na nilang lumipat ng lugar. Mabilis naman na tumalima ang ilan sa mga nagtatrabaho doon sa resort. Ang ilan naman sa mga natitirang mga bisita, hindi pa kumilos ang mga ito. May mga galit pa nga sa mga bisita kung bakit inaantala ng mga ito ang kanilang mga pamamahinga. May mga naliligo din sa dagat at doon sa swimming pool sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit nagmamatigas ang mga ito, nagdalawang isip pa na maniwala sa kanila. Ngunit nang makita na nila ang mga nilalang naggaling sa kabilang bahagi ng lugar na nagtatalunan na papasok doon sa mga bakod, at ang iba naman sa kanila naglundaga na doon sa mga maliliit na mga gusali, nagpanik na ng sobra ang mga ito. Sa telebisyon lamang nila napapanood ang mga ganitong eksena, ngunit batid ng mga ito na hindi ito isang pelikula. Tunay na mga pangyayari ang lahat ng mga nagaganap, at kung hindi sila kumilos agad, maaaring mapapatay sila ng mga hindi pa nila mawari na mga nilalang. Nagsigawan at nagtakbuhan na ang mga ito. Mabilis naman na nakakalipat ang mga trabahador doon sa resort na iyon doon sa quarters ng mga pulis. Medyo ligtas pa kasi ang mga ito doon.
dahil mayroong mahigit sa 20 ang mga pulis na nakaantabay doon sa lugar. Ang ilan naman sa mga bisitang nagpapahinga doon sa kanilang mga silid, nagawa naman agad ng mga ito na makalipat papunta doon sa quarters. Ngunit ang mga naliligo sa dagat at swimming pool, hindi na nagawa ng mga ito na makabalik doon sa kanilang mga silid. Dahil ang mga aswang na galing sa kabilang bahagi ng resort, tuluyan nang nakakapasok ang mga ito. Hindi nga pinalad ang tatlong mga naging bisita doon sa lugar dahil naabutan na ang mga ito ng mga mababangis na mga aswang at ginutay-gutay na ang kanilang mga katawan. Nagtakbuhan na ang karamihan papunta doon sa quarters. Ngunit ang grupo nila ni Lala, doon na nagpunta ang mga ito doon sa isang gusali na malapit lamang sa dalampasigan. Dahil kung bumalik pa ang mga ito doon sa quarters ng mga pulis, maaring maabutan na sila ng mga mababangis na mga nilalang. Nag-iiyakan na lamang ang mga taong nandoon. Hindi nila lubos akalain na iyon ang mangyayari sa kanila. Kasama nila ni Lala at Athena ang apat na mga pulis, anim na mga bisita doon sa resort na iyon. Nakahubad pang itaas pa nga ang mga kalalakihan dahil nga galing sa paliligo ang mga ito sa dagat at hindi na nagawa ng mga ito na makabalik doon sa kanilang mga kwarto. Agad na nagkulong ang mga ito doon sa gusaling iyon. Mabilis na isinerado ang mga pintuan at mga bintana. Ang mga natitirang mga bisita naman ng mga ito, tuluyan nang nakapasok ang mga ito doon sa quarters. Sa ginawang pagbaril ng mga pulis doon sa mga aswang, sunod-sunod nang bumulagta ang mga ito. Ngunit dahil sa sobrang dami ng bilang ng mga nilalang, hindi na iyon nakayanan pa ng mga pulis. Agad na nakapagpasya itong si Major Maro na kailangan na nilang pumasok sa quarters para doon na magtatago. Isinerado nila agad ang mga pintuan at mga bintana. Naririnig pa nga ng mga ito ang mga sobrang nakakatakot na pag-angil ng mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon naghahanap na ng mapapasukan papunta sa loob. Nag-iyakan na ang karamihan sa mga tao dahil sa matinding pagkatakot na naramdaman. May mga napatulala pa at hindi pa nila maintindihan ang lahat ng mga kaganapan. May mga nagdadasal at nagrorosaryo at nagpapasalamat din sina Major Maro nang mapag-alaman nila na mabuti lamang ang kalagayan nila ni Lala kasama ang apat pang mga pulis. Sa mga pagkakataon na iyon, papaalis na sana ng bayan ng San Nicolas sina Bunit kasama ang anak na si Riba at ang kaibigan nitong si Coco. Nagkataon naman na dumating na din doon ang grupo nila ni Macro at Buhawi. Sorpresa nga ang ginawa ng mga ito para sa karawan nitong si Badong kinabukasan. Kaya nakapagpasya na ang dalawang grupo na sabay-sabay nang papunta papasunod doon sa kabilang isla, ang isla ng Kawa, at wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari doon na kababalaghan. Mabilis nang sumakay ang mga ito ng dalawang mga bangka at agad na nagbiyahin na ang mga ito papunta doon sa isla ng Kawa. Samantalang doon sa resort, napakatahimik na ang buong paligid. Tanging maririnig mo ang mga angil ng mga aswang na umaaligid doon at hinahanap ang kinaroroonan ng mga taong nagtatago. Sina Lala, walang sinuman ang gumawa ng ingay sa mga ito. Nandoon ang mga ito sa isang malawak na silid sa gusaling iyon. Panakanakang sumisilip din ang mga ito doon sa bintana ng kanilang kinaroroonan. Nakikita nila ang mga aswang na patuloy na umaaligid ang mga ito habang sumisinghot-singhot. Ang mga taong nandoon, nilukuban na ng sobrang pagkatakot ang mga ito. Hindi na nila alam kung makakaligtas pa ba ang mga ito sa bangis ng mga aswang at kung paano sila makakatakas sa mga ito. Ngunit ang mga pulis, hindi naman nawalan ang mga ito ng pag-asa. Sinubukan nilang tumawag at humingi ng tulong doon sa kanilang mga kasamahan, doon sa kanilang headquarters. Ngunit laking pagtataka ng mga ito
na naputol na ang lahat ng mga pangkomunikasyon nila doon sa resort, na parang may sumadya talaga na putulin ang mga ito. Kaya ang ginawa ng mga pulis, gumawa sila ng mga improvised na bomba galing sa mga kagamitan na nandoon sa may kusina. Nais ng mga ito na maka-atake at makapatay agad ng maraming bilang ng mga aswang. Hindi pwedeng isa-isahin lamang nila ang mga ito. Sa dami ng kanilang bilang, maaaring mauubusan sila ng bala. Doon naman, sa kinaroroonan nila ni Major Maro, nagsiksikan na ang maraming mga tao doon sa malawak na lugar sa unang palapag ng gusali. Samantalang nakabantay din doon ang 10 mga pulis. Tulad doon sa grupo nila ni Lala, iniiwasan din ng mga ito na makagawa ng anumang ingay dahil umaaligid lamang sa kanilang pinagtataguan ang napakaraming mga aswang. Sa kabilang banda naman, doon sa lugar na kinaroroonan nila ni Badong, makalipas ang ilang mga minutong bakbakan, kakaunti na lamang ang kanilang nakikitang mga aswang doon sa loob. Kaya naisip nitong si Badong na kailangan na nilang tapusin ang lahat ng mga ito para mahanap na nila ang sikretong kinaroroonan ng kanilang mga tunay na kalaban. Batid nila ni Badong na bukod sa mga nilalang, may mga tao pa ang nanodoon na siyang nagpasimuno sa paglabas ng mga aswang na ito. Ngunit napansin niyang napalayo na pala siya sa kanyang mga kasamahan, kaya mabilis nang naglalakad itong si Badong pabalik doon sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, wika nitong si Dr. Sarte, "Mga hinayupak ang mga ito. Hindi ko inaasahan na mapatay nila ang halos lahat ng mga dulon. Kailangan na natin na kumilos, Kolonel Abaya. Baka malagay pa tayo sa alanganin. Tapusin nyo na ang mga pakialamiro ng mga iyan." Ang sagot naman nitong si Kolonel Abaya na nagsimulang kabana. Kilala niya ang mga taong nasa loob na iyon. Kilala niya ang bangis nitong si Badong. Ngunit ilang taon na itong hindi lumalaban sa underground fighting, kaya mayroong natitirang pag-asa para sa grupo nitong si Kolonel Abaya. Ang 10 mga kasama niyang mga sundalo, kakaiba ang antas ng lakas ng mga ito at mga kagalingan sa pakikipaglaban. Makailang bisis nang nasubukan ang lakas ng mga ito, wika naman nitong si Kolonel Abaya, "Ako na ang bahala sa grupo ng mga ito, Dr. Sarte. Subukan ninyong isara ang lahat ng mga lagusan ng gusaling ito at nang hindi na makakalabas pa ang mga ito kung sakali." Pagkatapos agad na ipinatawag nitong si Kolonel Abaya ang 10 mga sundalo, agad na pinagplanuhan nila ang kanilang mga dapat na gagawin. At dahil nagkakahiwalay na ang grupo nila ni Badong, madali lamang nilang maatake ang mga ito. Sina Kolonel Abaya kasama ang 3 pang mga sundalo. Agad na pinuntahan ng mga ito ang kinaroroonan nitong si Badong, samantalang ang 3 sa mga ito papunta naman doon sa kinaroroonan nitong si Mata. At ang mga natitirang mga sundalo, mabilis na papunta naman doon sa kinaroroonan nila ni Dr. Maki at Basil. Walang dalang mga baril ang mga ito. Tanging armas ng mga ito ay mga espada, kampilan, kadina, maso, pamalong mga tubo at mga sibat. Mas magaling ang mga ito sa mga ganitong uri na mga armas. Alam din nilang hindi basta-basta na mapapatay nila ang mga kalaban dahil sa galing ng mga ito. At baka kung gumamit pa sila ng mga baril, magtatago lamang ang mga iyon at labanan sila sa pamamagitan ng taguan. Kaya mas nakakabuting harap-harapan nilang labanan ang mga ito gamit ang mga matatalas na mga armas. Habang hinahanap ni Badong ang daanan pabalik doon sa malawak na silid, agad niyang nasisipat ang 4 na mga kataong mabibilis na umiibis doon sa unahan. Nagitla itong si Badong dahil batid niyang hindi iyon mga aswang. Sa hitsura pa lamang ng mga iyon, alam niyang kasuotan ang mga ito galing sa mga sundalo.
mabilis nang humanda itong si Badong. Naisip agad niya na maaaring nagplano na ng mga pag-atake ang mga sundalong iyon para mapatay na sila. Maaaring gusto na ng mga ito na sila na mismo ang kikilos dahil napapatay nila ang mga aswang. Ilang sandali lamang, nagtago muna itong si Badong doon sa likuran ng mga nakikitang bagay na nakahambalang doon sa daraanan. At ilang sandali lamang, nakita na niya ang apat na mga sundalo. May mga dalang mga armas ang mga ito, habang parang may hinahanap din ang mga ito doon sa paligid. At natitiyak niyang siya ang hinahanap ng mga ito, habang ang apat naman ng mga sundalo, maingat na ang kanilang ginagawang mga pagkilos at galaw. Biglang nawala kasi ang isa na galing doon sa likod ng gusali, itong si Badong. Ngunit batid nilang nagtatago lamang ito at marahil nakita na nito ang kanilang ginawang pagtakbo. Huwi ka nitong si Colonel Abaya sa kanyang mga kasama. Tandaan ninyo ito. Ayon kay Mayor Abansado, kakaiba ang antas ng kagalingan ng mga taong nakakapasok dito sa gusali. Lumalaban ang mga iyan sa underground, kaya ganon na lamang kagaling pagdating sa mga manumanong labanan at mga kumbate. Kapag makakita kayo kahit nakatiting na butas, hindi na dapat mag-aksaya pa ng oras. Patayin natin agad ang mga ito. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang apat na mga sundalo, mariin nang nakikiramdam ang grupo ng mga ito hanggang sa tumapat na ang mga iyon doon sa pinagtataguan mismo nitong si Badong. Agad nilang nakita ang isang pares ng sapatos na medyo nakalabas doon sa mga bagay na nakahambalang doon sa daraanan. Kaya alam agad nilang naroroon nagtatago ang kanilang hinahanap. Ngunit paalala nitong si Colonel Abaya na baka patibong lamang iyon. Kaya kailangan pa rin nilang mag-ingat. Dahan-dahan nang pinunta nila ang kanilang nakikitang pares ng sapatos habang nakahanda na ang kanilang dalang mga armas. Mga punyal ang dala nitong si Colonel Abaya. Mga tabak naman ang dala ng dalawa pang sundalo at mahabang itak naman ang dala ng isa pa. At ilang sandali, nang akmang sisilipin na nila ang bahaging iyon, agad na naramdaman nitong si Colonel Abaya na parang mayroong isang nilalang ang humahagibis galing sa kanilang likuran. Kaya napasigaw na itong si Colonel Abaya at hinala nito agad na kalaban ang isang iyon. Ngunit naghagis lamang itong si Badong ng isang damit doon sa likuran ng mga ito. At pagkatapos, biglang umatake itong si Badong ng napakalakas at napakabilis galing sa kanilang harapan. Isang pagtuhod ang kanyang ginawa doon sa dibdib ng isang sundalo. Samantalang paikot na sipa naman ang kanyang pinakawalan kay Colonel Abaya. Nasangga naman iyon ng Colonel, ngunit tumalsik pa rin siya sa lakas ng pag-ataking iyon nitong si Badong. Samantalang ang tinamaan ni Badong ng kanyang pagtuhod, sumadsad agad ito sa sahig at napabuga ng dugo. Ang dalawa pang mga kasama ng mga ito, mabilis nang pinagtataga nila itong si Badong. Gamit naman ang tubo nitong si Badong, agad na sinangga niya ang mga pag-atake ng mga ito. Umaalingangaw pa nga doon ang tunog sa bawat pingkian ng kanilang mga hawak na armas. Napakabilis din ng dalawang mga sundalo na kayang sabayan ang bilis nitong si Badong. Sunod-sunod na ang mga ginawang pag-atake ng mga ito. Ngunit gayon paman, kahit na mabilis din ang mga ito, hindi nila kayang matamaan itong si Badong. Ilang sandali pa nang hinampas na si Badong gamit ang itak ng isang sundalo, agad itong napayuko habang inihanda na ang kanyang kanang kamao. Pagkatapos, bago pa muring magpakawala ng mga pagtaga ang mga sundalo, lalong-lalo na ang isang nakakalapit na sa kanya, agad nang binitiwan nitong si Badong ang isang malutong na suntok na tumama naman sa panga nung isa. Pagkatama pa lamang ng suntok na iyon nitong si Badong, kita ng lahat na nandoon na umangat pa nga sa sahig ang mga paa nito
At pagkatapos nakita din nilang may mga dugong tumalsik galing sa bibig nito at pati mga ngipin nagsitalsika na din. Pagkatapos, hindi na hinintay pa ni Badong na bumagsak ang kalabang sundalo doon sa sahig. Agad siyang kumilos at paikot na pinatama ang kanyang pagsipa sa liig ng sundalo na naging dahilan sa pagbagsak nito sa sahig na walang agad ito ng malay. Dumaloy ang mga dugo sa ilong, tainga at bibig nito. Matapos na mapatumba ni Badong ang isa, agad itong umikot at inatake na naman ang nasa kanyang likuran. Sa mga pagkakataon na iyon, nakabawi na ng lakas itong si Colonel Abaya, pati na ang isa nakakabango na din ito. Samantalang doon naman, sa kusina ng gusaling iyon, nagulat na lamang itong si Mata nang biglang sumulpot doon ang tatlong mga sundalo na may hawak na mga matatalas na mga bagay. Walang habas na inaatake agad ng mga ito itong si Mata. Sa gulat pa nga nitong si Mata, hindi na niya nailagan ang sunod-sunod na mga ginawang pag-atake ng tatlong mga sundalo. Tinamaan siya sa kanyang balikat at paa. Agad na napaluhod itong si Mata at ramdam ang kirot sa mga natamong sugat. Sa isip ngayon itong si Mata, mas malalakas ang tatlong mga sundalong ito kumpara doon sa mga nilalang. Mas nag-iisip kasi ang mga ito ng paraan. At batay sa ilang segundong nakikita niya sa mga kilos at paggalaw ng mga sundalong ito, maaaring ilang taon nang sanay ang tatlong mga ito sa mga ganitong uri na bakbakan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga naiisip at mga natamong sugat, hindi siya maaaring magpapatalo ngayon. Hindi ang tatlong mga sundalong ito ang papatay sa kanya. Nang muling kumilos ang mga sundalo at nagpakawala ng mga pag-atake, mabilis nang gumulong itong si Mata at hindi na iniinda ang kanyang mga natamong sugat. Agad na nagpakawala ito ng mga paghataw gamit ngayon ang kanyang mga punyal. Maagap naman ang mga sundalong umatras at gumanti din ng mga pag-atake. Napaatras na rin itong si Mata at napasandal doon sa dingding ng gusaling iyon. At pagkakataon naman iyon ng tatlong mga sundalo, mabilis na sinundan nila itong si Mata. At pagkatapos, nagpakawala na naman ang mga ito ng mga pag-atake. Dahil hirap nang makakilos itong si Mata, hindi na niya naiwasan ang ginawang pagtarak ng isa punterya ang kanyang tiyan. Mabuti at kahit na nagsimulang manghihina na ang katawan nitong si Mata, nagawa niyang mahawakan ang kamay ng kalabang sundalo na naging dahilan para hindi masyadong bumaon ang hawak nitong patalim sa kanyang sikmura. At pagkatapos, agad na gumanti na din ng pagsaksak si Mata na tumama naman sa punong liig ng kalaban. Sa isip ngayon nitong si Mata, hindi niya bibitiwan ang kalaban niyang ito hanggat buhay pa. Nagkakasubukan na ang mga iyon ng lakas laban sa lakas kung sino ang unang makapagbaon sa hawak nilang mga patalim. Nakita din itong si Mata na papasugod na rin ang dalawa pang mga sundalo sa kanya. Kaya agad na nag-isip ng paraan itong si Mata. Dahil kung hindi, maaaring wala na siyang pag-asa pa kung tuluyan nang makakalapit ang dalawa sa kanya. Agad na tinuhod niya ang kamay ng kalabang sundalo na may hawak na patalim na nakabaon sa kanyang tiyan. Wala na siyang pakialam kahit na mahiwa pa ang kanyang tiyan. Nang makahulagpos na itong si Mata, agad niyang naramdaman ang hapdi sa kanyang sugat nang mahiwa ng tuluyan ang kanyang tiyan. At pagkatapos, nagsisigaw na itong si Mata dahil sa galit habang mabilis na ibinaon ang kanyang punyal sa liig ng sundalo. Napahiyaw na din ang sundalo at nang bumagsak ito sa sahig, agad na itong nangingisay. Mabilis na gumulong itong si Mata at sinalubong ang papasugod ng mga kalaban. Sabay na umunday ang mga ito ng mga pagsaksak, muling tinamaan itong si Mata sa kanyang braso dahil isinangga niya ang kanyang kamay sa atake ng mga kalaban. Ngunit tinamaan na din niya ang isa sa mga ito ng pagsaksak sa may dibdib at paulit-ulit ng pinagsasaksak ito ni Mata. Nagsitalsika na ang dugo galing sa katawan nito
Ngunit walang tigil pa rin itong si Mata kahit na natumba pa sa sahig ang kanyang kalaban. Patuloy niya itong pinagsasaksak. Pagkatapos agad itong gumulong at inabot ng mga saksak ang isa pang sundalo. Nagkasubukan muli ang mga ito ng lakas at nagkaundayan ng mga pagsaksak. Tinamaan man itong si Mata, ngunit napuruhan naman niya ang kanyang kalaban nang matamaan niya ito ng mga pagsaksak sa dibdib at sa may liig. Makalipas ang ilang mga sandali, napasubsob ang mukha nitong si Mata sa sahig dahil sa sobrang pagod at dahil na rin sa kanyang mga sugat na natamo. Ngunit nang maisip niya ang kanyang sugat, agad na pinunit niya ang kanyang damit para itapal sa kanyang malalaking sugat para maampat ang pagdurugo nito. Delikado kasi kapag naubusan agad siya ng dugo, maaari niyang ikamatay agad iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, pilit nang tumayo itong si Mata para makabalik na doon sa kanyang mga kasamahan. Para makahingi na din ng tulong, nanlalabo na kasi ang kanyang paningin dahil siguro sa dami ng dugo na lumabas sa kanyang katawan. Habang doon naman sa malawak na silid, tuluyan ng napatay nila ni Dr. Maki at Basil ang lahat ng mga aswang. Nagkalat ang mga bangkay ng mga ito doon sa kapaligiran. Ngunit namalaya na lamang nilang nawala na doon sa kanilang kinaroroonan ang dalawang kasama na sina Badong at Mata. Nais sana ng mga ito na hanapin agad ang dalawa. Ngunit agad din na napaatras ang mga ito nang makitang pumasok na doon ang limang mga sundalo galing doon sa kabilang silid. Hawak ng mga ito ang iba't ibang uri ng mga armas tulad ng mga patalim, itak, maso at kadina. Wika agad nitong si Basil. Dr. Maki, mukhang ang mga taong ito na ang nasa likod ng mga kababalaghang nangyayari dito sa isla. Natitiyak kong may mga kaharap na rin ngayon sina Badong at Mata. Tapusin na natin ang mga sundalong ito. Sagot naman nitong si Dr. Maki. Tama ka, Basil. Mukhang mas malalakas din ang mga ito kumpara doon sa mga aswang. Kailangan natin nabilisan ang pagtapos ng mga ito at nang mahanap na natin sina Mata at Badong. Pagkatapos ay humanda na ang dalawa. Wika ng isang sundalong may hawak na matalas na itak. Ang lakas ng loob ninyo para pumasok sa lugar na ito, mga kaibigan. Sa mga sandaling ito, kasalukuyan nang pinapatay ng aming mga kasamahan ang dalawa ninyong kasama. At huwag kayong mag-alala dahil agad na isusunod namin kayong dalawa. Sagot naman itong si Basil. Mga hangal din pala kayo. Kilalanin niyo muna kung sino ang mga kakalabanin ninyo. Hindi mga ordinaryo ang dalawa namin na mga kasama. At natitiyak kong sa mga pagkakataon na ito, napapatay na ng aking kapatid at ni Mata ang lahat ng mga sundalong sinasabi mo. Ngunit imbes na sumagot, biglang umataki ang mga ito kay Dr. Maki at Basil. Nagpakawala agad ang mga ito ng mga pagtaga at mga paghampas. Agad naman na umiwas ang dalawa at gumanti ng mga pag-atake. Mabilis din na nakakailag ang mga sundalo. Kaya wika nitong si Dr. Maki. Mukhang masisiyahan tayo, Basil, sa pakikipaglaban sa mga ito. Mukhang magagaling din ang mga sundalong ito. Ngunit tulad ng sabi ko kanina, kailangan natin na mapatumba agad ang lahat ng mga ito. Muling umatake na itong si Dr. Maki at sa mga pagkakataon na ito, gamit na ang matalas na itak, ginamit na din ito ang mga kaalaman sa Muay Thai. Kakaibang estilo na ikinagulat ng limang mga sundalong kalaban. Agad na nagpakawala ng mga paghampas itong si Dr. Maki na naging dahilan para mapapatras ang mga kalaban. Kahit na nakipagpalitan ang mga ito ng mga pagtagpas, hirap silang matamaan at mahulaan ang ginamit na estilo nitong si Dr. Maki. At nang makita naman iyon nitong si Basil, habang abala ang mga sundalo sa kanilang mga ginawang pag-ilag, mabilis na din itong umatake. At agad na tinamaan ni Basil ang isa sa mga ito
ng mga paikot na sipa. Tinamaan sa dibdib ang isang sundalo na naging dahilan para tumalsik ito at bumulagta. Nasusugatan na din itong si Dr. Maki ang mga ito sa kanilang mga paa at mga kamay. Ganon kasi ang istilong ginagamit nito, tuhod at mga siko ang mga gagamiting pag-atake. Ngunit ang kaibahan nga lamang, may hawak na itak ang doktor. At sa bilis din ng galawan nitong si Dr. Maki, hirap na makakaiwas ang mga kalaban. Punan pa ng napakabilis din ng mga ginagawang pag-atake nitong si Basil. Nagawa naman ng apat na makapagpakawala din ng mga pagtagpas at mga paghampas gamit ang armas na maso ng isang malaking sundalo. Agad na pinaghampas itong si Basil. Ngunit walang kahirap-hirap na naiiwasan ang mga iyon ni Basil. Napaghiwalay na din nila ang mga ito. Dalawa ang kalaban ni Basil at tatlo naman ang makakaharap nitong si Dr. Maki. Muling tinamaan ni Basil ang isa sa dibdib ng isang paikot pang sipa. Agad itong napapaatras pagkatapos sunod-sunod na ang ginawang mga pagtaga ni Basil doon sa isang kalabang sundalo. Hanggang sa mapasandal na ito doon sa pader. Sinamantala na iyon ni Basil. Sa tingin niya, kaya na niyang mapabagsak ito habang bumabawi pa ng wisyo ang isang sundalong tinamaan niya ng pagsipa. Agad na nagpakawala ng dalawang mga paikot na sipa itong si Basil pagkatapos nang maiwasan iyon ng kanyang kalaban. Agad na iniulos niya ang kanyang dalang itak. Ang inaakala nitong si Basil na madali lamang niyang mapatumba ang isang iyon. Ngunit ay hindi. Nagawa ng sundalo na maisangga ang hawak nitong maso sa kanyang itak. Kaya ang ginawa nitong si Basil, isang pagtuhod ang kanyang ginawa na tumama naman sa panga ng malaking sundalo. Agad na napapangarag ang mga tuhod nito. Agad na nagdilim ang paningin ng sundalo dahil sa lakas ng pagkatamang iyon. At ito na ang hinihintay nitong si Basil. Agad na itinarak ang hawak na itak sa dibdib ng kalaban. Agad itong napangasab. Napansin ni Basil na papasugod na ang isa pang sundalo sa kanya. Kaya ang ginawa nito, umigpaw ito paitaas sabay ng pagpakawala ng dalawang mga pagsipa. Ang isang sipa, pinatama niya doon sa papasugod ng kalabang sundalo. Samantalang ang isa pa ay doon mismo sa puluhan ng kanyang itak na nakatarak doon sa kanyang kalaban. Kaya mas bumaon pa iyon at tumagos pa sa likuran na naging dahilan para agad itong mapangasab at mamatay pagbagsak. At kahit na nasangga nung isang sundalo ang kanyang ginawang pagsipa, napapaatras pa rin ito. Hinugot agad nitong si Basil ang nakatarak na itak sa dibdib ng bangkay ng sundalo. Agad na sumirit ang dugo galing sa sugat nito. Wika ni Basil doon sa natitirang kalaban. Paano ngayon iyan, kaibigan? Tayo na lamang dalawa. Kakayanin mo pa ba ang lumaban? Huwag mong maliitin ang bangis naming mga sundalo. Ang sagot naman nito kay Basil. Wika naman nitong si Basil doon sa sundalo. Nakakatawa ka, kaibigan. Tinatawag mong sundalo ang mga katulad ninyong malalimunyo ang kasamaan. Hindi ka na nahiya sa kasuotan mong uniforme ngayon. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi mo na rin magagamit pa iyan dahil papatayin na kita ngayon. Pagkatapos sa mga sinasabing iyon nitong si Basil, mabilis na itong muling umatake sa kanyang kalaban. Pasigsag na ang ginawang pagsugod nito at nang makalapit na ito ng tuluyan, agad itong yumuko at nagpakawala ng pagsipa. Sa mga pagkakataon na ito, itinuko na din niya ang kanyang dalawang mga kamay sa sahig para mas makakuha pa ng malakas na buwilo. Ngunit piki lamang ang ginawang iyon ni Basil. Ang totoong pakay pala nito, agad na pinagtatagpas ang paa ng kalabang sundalo gamit ang kanyang hawak na itak. Sapul ang mga ito
na naging dahilan para mapatras at mapasigaw ang kanyang kalaban dahil sa naramdamang sakit sa mga sugat nitong natamo. At dito na binitiwan nitong si Basil ang kanyang mga pagsipa na tumama naman mismo sa muka ng sundalo na naging dahilan para tuluyan na itong matumba doon sa sahig. At bago pa ito makabangon, biglang pumaibabaw na itong si Basil sa katawan ng sundalo. At walang habas na itinarak ang hawak nitong matalas na itak sa katawan ng kalaban. Makailang beses na ginawa iyon nitong si Basil hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay ang kanyang kalabang sundalo. Gigil na hinugot ni Basil ang nakatarak niyang itak sa katawan ng sundalo. At pagkatapos, mabilis na itong tumakbo para tulungan naman itong si Dr. Maki. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, isa na lamang ang nanatiling nakatayo sa kalaban nitong si Dr. Maki. Napatumba na nito ang dalawa pa. Ang isa sa mga ito ay patay na ng matamaan ng mga pagtaga sa liig, habang ang isa pang sundalo na may milipit ito ngayon dahil sa sakit habang maraming sugat itong natamo sa katawan. Napatigil sa paglapit itong si Basil doon sa kanyang kaibigan na doktor dahil biglang sumungaw itong si Mata galing doon sa kabilang silid. Kita ni Basil na sobrang nanghihina na itong si Mata at napuno na ng dugo ang katawan nito. Kaya bumaling ng takbo itong si Basil para tulungan agad itong si Mata. Habang itong si Dr. Maki, tuluyan na niyang tinapos ang buhay ng isang sundalo. Magkakasunod ng mga pag-atake ang kanyang ginawa gamit ang kanyang matalas na itak. Nagawa nitong si Dr. Maki na matamaan sa iba't ibang parte ng katawan ang kanyang kalabang sundalo. At nang bumagsak ito sa sahig, agad niyang tinagpas ang ulo nito na naging dahilan para mabiyak pa ito at agaran na mamatay. Napahingal na lamang ang doktor. Hindi din biro ang kanyang pakikipaglaban sa mga sundalong ito. Nasugatan din siya sa kanyang braso. Pagkatapos, agad na hinahanap ni Dr. Maki itong si Basil. Agad itong nagpalingon-lingon sa buong paligid at nakita niya itong si Basil na tinutulungan itong si Mata na sa mga pagkakataon na iyon, hindi na kayang makatayo pa. Mabilis nang tumakbo itong si Dr. Maki papalapit doon sa kanyang mga kaibigan. Habang itong si Badong, walang kahirap-hirap na napatay niya ang tatlong mga sundalo doon sa kabilang bahagi ng gusali. Mayroong natamong sugat itong si Badong sa kanyang braso. Ngunit daplis lamang iyon. Ngayon, napagtanto nitong si Colonel Abaya na hindi nga mga ordinaryong tao ang kanilang mga kalaban ngayon. Nagpalingon-lingon sa paligid ang sundalo at umaasang may mga darating na mga kasamahan. Ngunit ang hindi alam ng Colonel, tanging siya na lamang ang natitirang buhay na kaya pang lumaban. Muling wika nitong si Badong. Huling katanungan ko na ito, sino ang nag-utos sa inyo? At ano ang mga gagawin ninyo sa mga nilalang na nandirito? Batid kong kayo ang nagpasimuno sa lahat ng mga ito. Sagot naman nitong si Colonel Abaya. Sa mga pagkakataon na ito, maaaring sinalakay na ng mga nilalang na ito ang resort ng paraiso para patayin at kainin ang lahat ng mga taong nando doon. At ang isang sasakyan na pabalik doon, maaaring patay na din ang lahat ng mga nakasakay dito. Alam mo kaibigan, isang malaking tao at napakakapangyarihan ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Kung mapapatay man ninyo kami, ngunit napaka-imposibleng matatalo din ninyo ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Mapapatay mo muna ako, kaibigan. Ngunit hindi ko sasabihin kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Nang gagalaitin na sa galit itong si Badong, wika nito na nagsimulang papalapit na kay Colonel Abaya. Kung iyan ang kahilingan mo, sundalo,
pagbibigyan kita. Pasasaan ba at malalaman ko rin kung sino ang nagpasimuno sa lahat ng mga kababalaghan na ito. Para manahimik ka na at mabawasan na rin ang mga masasama sa mundo, papatayin na kita ngayon. Kung makakalagpas ka sa tatlong mga pagtira at mga pag-atake ko, bigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit kung hindi, magiging libingan mo na ang gusaling ito. Sa narinig pa lamang nitong si Colonel Abaya, nagsimulang kabahan na ito. Nakita na niya kung gaano kalakas at kagaling ang kalaban nilang ito. Nakita niya kung paano pinatumba ng lalaking kaharap ang tatlo niyang mga kasama. Sa isip ngayon ng sundalo, kahit na ilang taon nang hindi lumalaban ang mga ito doon sa underground fighting, ngunit kakaiba pa rin ang tanga nitong mga liksi at lakas. Ilang sandali pa nang biglang umatake na itong si Badong, agad nang humanda itong si Colonel Abaya. Wala na siyang mapagpipilian pa kundi makipagpatayan na sa kanyang kalaban ngayon. Hawak ang kanyang mga punyal agad na nagpakawala ito ng mga pagtagpas. Ngunit napakabilis nitong si Badong na halos hindi na niya makita ang mga galawan nito. Samantalang itong si Badong, sa isip nito ngayon, kailangan sa loob ng tatlong mga pagbirada, mapabagsak na niya ang kalabang sundalo. Nang makalapit na itong si Badong, agad na nagpayuko-yuko ito para maiwasan ang mga paghataw ng punyal ng kanyang kalaban na si Colonel Abaya. At pagkatapos, agad na nagpakawala ng dalawang mga malulutong na mga suntok itong si Badong. Kahit na nangangarag na ang katawan ng sundalo dahil sa bilis ng mga kilos nitong si Badong, nakaiwas pa rin ito sa dalawang mga pagsuntok ni Badong sa kanya. Sa mga pagkakataon na ito, wala nang hawak na tubo itong si Badong. Nais niyang pabagsakin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang mga kamao. Nang umatras na ang kanyang kalaban, agad na inihakbang nitong si Badong ang kanyang isang paa na naging dahilan para mapunta ito doon sa kanang bahagi ng sundalo. Gulat na gulat itong si Colonel Abaya. Kailangan niyang makalayo agad. Ngunit bago niya nagawa ang mga bagay na iyon, isang rumaragasang suntok ang binitiwan nitong si Badong na tumama sa kanyang tagiliran. Sa pagkatamang iyon, narinig pa nga nitong si Colonel Abaya ang paglagabog sa kanyang tagiliran. Nararamdaman din niya na parang mayroong napinsala sa kanyang mga buto, sa kanyang tadyang. Ramdam niya ang kakaibang sakit na halos titiklop na ang kanyang mga tuhod. Wika pa nitong si Badong habang inihanda na ang kasunod na mga pagbira. Unang suntok pa lamang iyan, kaibigan. May dalawa pang kasunod. Hindi na nakapagsalita ang sundalo dahil naramdaman na lamang nitong si Colonel Abaya na kinakapos na siya ng hangin at muling nagpakawala ng suntok itong si Badong. Ngunit nagtataka ang sundalo dahil lumagpas lamang iyon sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung sumablay ba ito o sinadya nitong si Badong na hindi siya patamaan. Ngunit ang hindi alam nitong si Colonel Abaya, hindi kamao ang ipapatama nitong si Badong sa kanya. Sa mga pagkakataon na iyon, kundi isang pagsiko ang ginawa nitong si Badong. Nagulantang na lamang itong si Colonel Abaya nang bumagsak sa kanyang mukha ang pagsiko ni Badong na naging dahilan para agara na siyang mawalan ng ulirat. At ang ikinatatapos ng kanyang hininga ay ang panghuling suntok ni Badong na tumama sa kanyang liig. Parang tinibag na puno ng saging na bumagsak sa sahig itong si Colonel Abaya na agaran na nawala ng buhay. Pagkatapos sa matinding bakbakan na iyon, napayuko muna itong si Badong ng ilang mga segundo. Nakakaramdam din siya ng pagod. Hindi biro ang pakikipaglaban sa apat na mga may kalakasan din na mga sundalo. Ilang sandali, naalala niya ang kanyang mga kasamahan. Kaya mabilis nang tumakbo itong si Badong pabalik doon sa malawak na silid. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon,
Papalapit na rin ang bangkang sinasakyan nila ni Bunit doon sa isla ng Kawa. Tanaw na ng mga ito ang napakagandang tanawin ng resort doon sa dalampasigan. Makalipas pa ang ilang mga sandali habang papalapit ang mga ito, nagtataka ang grupo nila ni Bunit nang makita ng mga ito ang ilang mga katao na hindi nila maintindihan ang mga ikinikilos. Nakakaramdam na din sina Makro ng mga presensya ng mga kampun ng kadiliman. Lumabas na sa bangka sina Makro, Riba, Bunit at itong si Buhawi. Sinipat-sipat nilang mabuti ang kanilang mga nakikitang nilalang. Makalipas ang ilang mga sandali, wika nitong si Bunit. Makro, Buhawi, sa tingin ko, mukhang hindi mga ordinaryong tao ang mga iyan. Sagot naman agad nitong si Buhawi. Tama ka, Tio Bunit. Mukhang hindi mga normal na tao ang mga iyan. Bukod sa mga iyan, wala nang iba pang mga gumagala sa paligid maliban sa mukhang mga aswang na iyan. Ang wika naman itong si Makro sa mga ito. Sa tingin ko, kapatid ng Marco, Tito Bunit, hindi mga gimmick ang mga iyan ng resort. Totoong mga aswang ang mga iyan, Tio Bunit, dahil naramdaman ko ang kanilang mga presensya. Ano kaya ang ibig sabihin ito? Bakit may mga aswang sa isla? Nasaan na ang ibang mga bisita sa resort na ito? At sina Tatay Badong, bakit wala sila? Hindi na rin nakasagot itong si Bunit dahil pati siya ay sobrang nagtataka. Nagsimulang kabahan na rin itong si Bunit at kutuban ng masama. Doon naman sa gusaling kinaroroonan nila ni Lala, nakakarinig ang mga ito ng ugong at tunog ng andar ng makina ng isang bangka. Kaya nagkakatinginan ang mga ito hanggang sa nakapagdesisyon itong si Lala na tingnan kung saan nanggagaling ang tunog ng bangka at kung sino ang mga nagpapaandar sa mga ito. Sinamahan naman ito nitong si Athena at ang dalawang mga pulis. Nagpunta ang mga ito doon sa pinakamataas na bahagi ng gusaling iyon. Pagkatapos, sumilip ang mga ito doon sa gilid ng dalampasigan. At nakita nitong si Lala, itong si Bunit at ang kanyang mga anak. Ngayon, biglang nawala na ang mga pangamba nitong si Lala. Nakikilala niya kasi agad ang mga anak na sina Makro at Marco na katabi nitong si Bunit. Pati itong si Riba ay kasama din ng mga ito. Hinala nitong si Lala na maaaring umuwi ang mga ito para sorpresahin ang kanilang ama. At ngayon, sakto ang dating ng mga ito dahil nangangailangan talaga ang mga ito ng tulong. Wala nang inaksayang sandali itong si Lala. Agad na itong nagsisigaw at walang pakialam kung maririnig man ang kanyang ginawang ingay ng mga aswang sa paligid. Agad naman na napansin ng grupo nila ni Bunit ang ginawang iyon itong si Lala. Takang-taka sina Bunit nang makita sina Lala. Agad na wika nito sa kanyang mga kasama. Masama talaga ang aking hinala, Makro, Marco, Riba. Kailangan natin na mapuntahan si Lala. Kasama niya sina Athena at ang mga pulis. Ano kaya ang mga kababalaghang nangyayari sa islang ito? Mabilis nang bumaba ang mga ito sa kanilang sinasakyang bangka at agaran na humanda. Nakikita kasi nila ang mga aswang na nakaharap na sa kanilang direksyon at sumisinghot-singhot ang mga ito. Wika nitong si Makro. Kaibigan at Toro, kayo na muna ang bahala sa mga halimaw na iyan. Kailangan namin na makausap si Nanay Lala. Ang sagot naman nitong si Toro. Walang problema, kaibigan ng Makro. Kami na ang bahalang aalalay sa inyo. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo sina Bunit kasama sina Riba, Makro, Buhawi at ang mga dalagita na sina Maya at Amara. Samantalang sina Toro naman at ang mga kaibigan ng mga ito, agad na inatake nila ang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon mabilis nang papasugod sa kanila. Malakas nang umaangil ang mga ito na parang takam na takam sa kanila. Agad na ipinitik nitong si Ringo
ang kanyang mga sinulid na naging dahilan para agaran na mapugutan ng ulo ang mga aswang na nakakalapit sa kanila. Nagpalundag-lundag na din itong si Turo habang walang habas na pinagkakalmot ang mga aswang. Ganon din ang ginawa nila ni Makil, Runrun, Umar at Baldo. Agad nilang pinabagsak ang lahat ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, agad naman na binuksan nila ni Lala ang pintuan doon sa unang palapag ng gusali. Nagugulat din ang mga pulis dahil nakita nilang napapabagsak na ng mga kabataan ang mga aswang na nasa paligid doon sa gusali. Napamaang ang mga bibig ng mga ito dahil kakaiba ang bilis ng mga kabataang lumalaban doon sa mga aswang. Agad na wika nitong si Lala. "Bunit, mga anak, kailangan na pumasok muna kayo. Kailangan natin na iligtas ang lahat ng mga tao dito sa resort at masundan din natin ang ama ninyo doon sa kabilang bahagi ng isla. Sa loob ko na ipapaliwanag ang lahat. Kaya pinagsabihan na ng magkakapatid ang kanilang mga kasama na kailangan na muna nilang pumasok doon sa loob ng gusali. Makalipas pa ang ilang mga minuto nang makapasok na ang mga iyon doon sa loob ng gusali. Ipinaliwanag na nilala ang lahat-lahat simula nang salakayin sila kagabi ng mga aswang na ito doon sa kagubatan na matatagpuan sa kabilang bahagi ng isla. Bukod pa sa mga aswang, sinubukan din silang atakihin ng mga armadong tao. Kaya natitiyak nila na hindi lamang mga aswang ang banta sa kanilang buhay. Hindi lamang niya maintindihan kung bakit inaatake sila ng mga aswang at ng mga armadong tao. Maaari bang magkakasabwat ang mga ito? Wika naman nitong si Buhawi. "Kung ganoon na nailala, kailangan natin na kumilos agad. Patayin muna natin ang lahat ng mga nasa paligid ng mga aswang. Kailangan din na makipag-usap tayo doon sa grupo ng mga pulis doon sa kabilang bahagi para maabisuhan ang mga ito sa aming gagawin." Mabilis naman na ginawa iyon ng mga kasamahang pulis nila ni Lala. Agad na tinawagan ng mga ito ang kabilang gusali kung saan nandoon ang karamihan sa mga pulis na pinamumunuan itong si Major Maro. Nagulat ang mga ito at nagdadalawang isip sa sinabi nila. Ngunit wala na silang magagawa pa dahil nagsilabasan na ang grupo nila ni Makro at Buhawi galing doon sa loob ng gusali at agad na hinaribas ng mga ito ang lahat ng mga aswang na umaligid doon sa resort. Una nilang inaatake ang mga aswang na nandoon sa gilid ng dalampasigan. Lahat ng mga aswang na gumagala doon, pinatay nila ang lahat ng mga ito. Matapos na mapatay ang mga iyon ng mga kabataan, agad na umusad ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Doon sa paligid ng gusaling kinaroroonan nila ni Major Maro. Nagulat pa nga ang mga pulis nang marinig ng mga ito ang mga kaguluhan doon sa labas. Kaya agad na sumilip ang mga ito at nagulat ang mga pulis nang makita nila ang grupo ng mga kabataan doon sa labas na sobrang bangis na pinapatay ang mga aswang. Kita nila ang kakaibang bilis ng mga kabataan na ito at ang galing ng mga ito sa pakikipaglaban. Walang takot ang mga ito doon sa mga aswang na mababangis din na umaatake sa kanila. Agad na nakikilala nitong si Major Maro ang isa doon sa mga kabataan na nasa labas, ang anak ng kanilang kaibigan na si Badong. Alam niyang lumalaban din ang batang ito sa underground fighting at naglalaro din ito sa larangan ng boxing. At ngayon, nasaksihan nito kung gaano din ito kabangis sa labanan. Gamit nito ang isang pana at walang habas na pinagpapana ang bawat makikitang mga aswang. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, tuluyan na nilang tinapos ang lahat ng mga aswang na nasa paligid doon sa gusaling kinaroroonan ng mga pulis. Matapos iyon, mabilis naman na nagtatakbuhan ang mga kabataan. Ang ilan sa mga ito nagpunta doon sa likuran ng mga gusali. Ang iba naman sa kanila
pumasok agad doon sa loob ng mga gusali para tiyakin na walang mga aswang ang nando doon. Nagpalingon-lingon naman ang mga pulis sa buong paligid. Wika pa ng isa sa mga ito. Major Maro, sino ba ang mga kabataan na iyan? Kakaiba naman ang kanilang lakas at galing sa labanan. Sagot naman ang pinuno ng mga pulis. Hindi ko rin kilala ang karamihan sa mga ito. Piuan gabi. Ngunit natitiyak kong mga kasamahan ang mga iyon ni Ginoong Badong. Kaya ganon na lamang kagaling ang mga ito. Nang mapagtanto ng mga pulis na wala ng mga aswang pa doon sa paligid, nagsilabasa na din ang mga ito. Pati na ang mga naroroon doon sa gusaling nasa tabi ng baybay dagat, lumabas na din sina Lala doon. Iniikot ng mga ito ang buong paligid. Tanging nakikita ng mga ito ay ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga aswang at pati na rin ang mga taong nabibiktima ng mga ito. Ang mga takot na panauhin at mga trabahante ng resort na iyon kanina, lumabas na din ang mga ito at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kanina na kinatatakutan nilang mga aswang, nagkalat na ang mga bangkay ng mga ito sa buong paligid. Nagpapasalamat ang mga ito doon sa grupo ng mga kabataan. Matapos na mapatay nila ni Macro ang lahat ng mga aswang doon sa lugar, agad na kinausap nila ni Bunet, Macro at Buhawi itong si Major Maro. Kailangan nila ng sasakyan at makakasama pabalik doon sa kabilang bahagi ng gubat sa islang ito. Kailangan nilang sunduin ang kanilang ama at ang kanilang mga tiyuhin. Agad naman na ipinagamit ng pulis ang kanilang mga sasakyan. Gusto din nitong si Major Maro na sumama sa kanila, pati na sina Leon at Manong Rome. Sa galing ni Athena sa panggagamot, hindi na ganon kalala ang kanilang mga natamong sugat. Kailangan na bilisan nila ang kanilang mga kilos. Papagabi na at mas malalagay sa alanganin ang kanilang sitwasyon kapag muling magpapakita na naman ang mga aswang. Nagpaiwan naman doon sina Maya, Amara, Makil at Baldo. Hindi kasi maaring maiiwan ang mga tao doon. Hindi kaya ng mga pulis na protektahan ang mga ito laban sa mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, agad na pinaalis nila ang kanilang sinasakyan. Dalawang mga sasakyan ang kanilang gamit papunta doon sa kagubatan. Samantalang sina Badong, nang magkakatagpo na ang mga ito, agad na ginamot ni Dr. Maki ang lahat ng mga sugat na natamo nitong si Mata at wika nitong si Badong. Nararamdaman ko na nasa paligid lamang ang mga kasamahan ng mga sundalong ito. Hanapin natin ang mga ito, Basil, Maki. Kakaunti na lamang ang panahon, malalaman na natin ang nagpasimuno sa lahat ng mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, napag-alaman na ng grupo nitong si Dr. Sarte ang kamatayan ng kanyang mga kasabwat na mga sundalo. Batid niyang mas malalakas ang mga nakakapasok na mga dayo sa gusaling iyon. Kaya agad na inaabisuhan ito ang lahat ng mga kasamahan na kailangan na nilang tumakas. Nagmamadali ang mga ito na lumabas doon sa likuran ng gusaling iyon, kasama ang kanyang mga alalay na anim na mga doktor, limang mga utusan at dalawang mga armadong mga bodyguard. Doon na balak na dumaan ang mga ito doon sa kakahuyan papunta doon sa kabilang bahagi ng isla. May mga nakaantabay silang mga bangka doon na nakatago doon sa mga bakawan. Ngunit saktong papalabas na din sina Badong at nakita nila ang mga iyon. Wika agad nitong si Basil. Kapatid na Badong, mukhang balak ng mga iyon na tumakas. Tama nga ang hinala mo. Nasa gusaling ito lang nagtatago ang mga gunggong. Ano na ngayon ang balak mo? Ang sagot naman agad nitong si Badong. Huwag na natin hayaan na makakalayo ang mga iyan, kapatid na Basil. Pagkatapos lumingon ito doon kay Mata at muling wika nitong si Badong. Mata, kumusta na ang mga pakiramdam mo? Kaya mo bang maiwan ng mag-isa dito sa gusali? Matapos namin na mailigpit ang lahat ng mga iyon,
babalik din kami agad. Sagot naman itong si Mata. Ako na ang bahala, Ginoong Badong. Kaya ko pa ang sarili ko. Kaya pagkatapos sa kanilang pag-uusap, nagmamadali na ang mga ito na sinundan ang grupo nila ni Dr. Sarte. At habang papalabas na ang mga iyon doon sa kakahuyan at tatahakin na sana ang malalagong mga bakawan, agad na napatigil ang grupo nila ni Dr. Sarte nang makita ang dalawang katao na nakatayo doon sa labasan ng kakahuyan. Gulat na gulat ang kanilang grupo dahil hindi nila kilala ang mga ito, hanggang sa naisip nitong si Dr. Sarte na baka ang mga taong ito ang mga pumapasok doon sa gusali sa itaas. Kaya agad na utos ng doktor sa dalawang bodyguard na barilin na ang mga iyon. Kaya wala nang inaksayang sandali naman ang dalawang bodyguard ng doktor. Agad na pinaputukan nila sina Dr. Maki at Basil doon sa labasan ng kakahuyan. Maagap naman na napagulong ang dalawa at nakakailag. Ngunit hindi napaghandaan ng dalawang bodyguard ni Dr. Sarte na nasa kanilang likuran na itong si Badong, at walang ano-anong umataki agad ito doon sa dalawang may hawak na mga baril. Napakabilis na hindi na nagawang mailagan pa ng dalawang bodyguard ang ginawang pag-atake nitong si Badong. Isang sapak agad ang tumama sa panga nung isa na naging dahilan para tumilapon ito doon sa gilid ng puno ng kahoy. Isang suntok lamang iyon, ngunit agad na nawalan ng malay ang isa sa dalawa. Basag ang panga at duguan ang mukha. At bago pa makakilos ang isa pang bodyguard na may hawak na baril, agad nang napabagsak na ito ni Badong nang tamaan niya ito sa sikmura. Agad itong nalugmok sa lupa at naghahabol ng hangin. Kalaunan, nawala na din ito ng malay. Agad naman na nagpulasan ang grupo nitong si Dr. Sarte. Ngunit nang makarinig ang mga ito ng mga pagputok ng baril, nagsiksika na lamang ang mga iyon doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Nakuha na pala nila ni Dr. Maki at Basil ang baril ng mga bodyguard. Wikang muli nitong si Badong. Kung ayaw ninyong masaktan at kung ayaw ninyong matulad sa dalawang ito, huwag kayong gumawa ng mga maling kilos. Walang mangyayari na masama sa inyo kung magsasabi kayo ng katotohanan. Sino sa inyo ang namumuno sa inyong grupo? Ilang segundo muna ang lumipas bago sumagot ang mga iyon. Ngunit kalaunan, itinuro na din ng mga ito ang doktor. Agad na nilapitan iyon ni Badong at hawak ang damit nito. Agad na itinayo ito ni Badong at muling wika nito sa doktor. Bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay pa. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpasimuno at nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit ayaw magsalita ng doktor, kaya walang inaksayang sandali itong si Badong. Agad na sinapak niya ito sa may sikmura. Sa lakas pa nga ng pagkasapak nitong si Badong, agad itong natumba sa lupa at nawalan ng malay. Pagkatapos, agad na hinila nitong si Badong ang isa pang doktor at muling wika nito. Ngayon, alam kong magsasabi ka na sa katotohanan, hindi ba? Ayaw mong matulad sa isang iyan. Sabay turo nitong si Badong kay Dr. Sarte na nakabulagta. Kaya agad na nagsasalita na ang isang doktor at itinuro nito itong si Mayor Abansado. Si Mayor Abansado ang nasa likod ng lahat ng mga iyon. Nagtanong pa si Badong kung ano ang mga katibayan na si Mayor Abansado nga ang nasa likod ng proyektong iyon. Agad naman na sinabi nito na nakausap mismo nila ang mayor at may mga ebidensya pa silang makapagtuturo talaga sa mayor. Kaya nagkakatinginan sina Basil, Dr. Maki at itong si Badong. Kilala nila kasi ang mayor na iyon. Wala silang naririnig na masamang mga pinaggagawa nito doon sa kanilang bayan. Ngunit hindi naman maaaring magsisinungaling ang mga nahuli nila. Matapos na makapag-isip ng paraan itong si Badong, agad na dinala na nila ang lahat ng mga nahuli nila, kasama na ang walang malay na si Dr. Sarte. Dinala nila agad ang mga ito
doon sa kanilang pagmamay-aring mga bangka na nakatago doon sa may bakawan. Ngunit bago pa nila mapaandar ang dalawang mga bangka, nakita nila doon sa unahan ang mabilis na nagtatakbuhan na mga kabataan galing doon sa kalubluuban ng kagubatan. Tinitigan nila ang mga ito ng mabuti at wika agad ni Basil, "Anak ng pating, sina Macro at Marco ang mga iyan, kapatid na Badong." Hindi makapagsalita agad itong si Badong. Unang katanungan ngayon sa kanyang isipan, ano ang mga ginagawa ng kanyang mga anak dito sa isla at bakit sila natuntun agad ng mga ito, kasama din si Bunit sa mga iyon. Hanggang sa mapagtanto nitong si Badong na baka umuwi nga ang kanyang mga anak para sa kanyang karawan kinabukasan. Kamunti ka na niyang makakalimutan ang kanyang karawan dahil sa mga nakakalaban nilang mga aswang at mga tauhan ni Mayor Abansado. Napapangiti itong si Badong. Nabalot na ng saya at galak ang kanyang pakiramdam. Hindi na nito napigilan ang mapaluha. Unang beses ngayon sa maraming mga taon na nagdaan sa kanyang karawan na magkakasama ang mga ito. Pati sina Basil at Dr. Maki, walang pagsisidlan sa kanilang tuwa at masaya ang mga ito para kay Badong. Pagdating ng mga ito, kasama na din itong si Mata. Naabutan pala ng mga kabataan itong si Mata doon sa gusali at ito na rin ang nagsabi sa kanila. Tuwang-tuwa naman na niyakap nitong si Badong ang kanyang mga anak. Samantalang ang mga kaibigan ng mga ito, napatitig ang mga ito sa ama nila ni Buhawi at Macro, lalo na ang mga unang beses na nakakita kay Badong. Napahanga ang mga ito sa hitsura ng ama ng kanilang mga kaibigan. Matipuno pa rin kasi ang katawan nito at hindi mo mabanaag ang edad nito. Ngayon, naintindihan na nila kung bakit gano'n na lamang kalakas ang dalawa dahil namana nila ang mga ito sa kanilang ama. Masayang masaya itong si Badong sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit agad na wika nito sa mga nandoon na kailangan na nilang makaalis. Babalik sila doon sa resort ng Paraiso. May plano na rin itong si Badong kung ano ang mga dapat na gagawin tungkol kay Mayor Abansado. Makalipas ang ilang mga minuto, sakay na ang mga ito ng dalawang bangka pabalik doon sa resort ng Paraiso. Sina Dr. Makina at Basil ang nagpapaliwanag doon sa mga bata tungkol sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang ginawang bakasyon at kung paano nila nakakasagupa ang mga aswang na iyon. Hanggang sa ibinunyag na ng dalawa ang tungkol sa kaugnayan nitong si Mayor Abansado sa lahat ng mga pangyayaring iyon. Pagdating ng mga ito doon sa resort, agad na kinausap ni Badong itong si Major Maro. At sinabi nito ang kanilang mga natuklasan doon sa gitna ng kagubatan. Napadilat pa nga ang mga mata nitong si Major Maro nang mapag-alaman na ang nasa likod ng lahat ng mga nangyayaring kababalaghan sa isla ay walang iba kundi ang mayor ng kanilang lugar. Hindi pa nga makapaniwala ang mga pulis dahil ang mayor ang nag-utos sa kanila na magbantay dito sa resort. Ngunit nang sabihin na nitong si Badong ang lahat-lahat, lalo na ang tungkol sa mga ginagawa nang nahuli nila na pinamumunuan nitong si Dr. Sarte, dito na nakumbinsi ang mga pulis. Napamura itong si Major Maro. Pakiramdam niya, niloloko lamang sila ng mayor. Wika nitong si Major Maro kay Badong. "Ngayon nahawak na natin ang mga taong ito, Ginoong Badong. Tiyak na may kalalagyan ang mayor na iyon. Maraming salamat sa ginawa ninyo, Ginoong Badong. Ngayon din, dadalhin ko ang mga ito doon sa ating bayan. Gagawin ko ang lahat para maipakulong ang mayor. Maiwan ang apat kong mga tauhan dito sa resort, Ginoong Badong, para makakasama ninyo at sa muli, maligayang kaarawan. Ako na din ang bahala kay Don Lujo. Natawagan ko na ito kanina at baka bukas magpunta na ang mga iyon dito sa kanyang resort. Batid ko kung malaman ito ang ginawang katarantaduhan ng kanyang pinsan na si Mayor Abansado, magwawala iyon sa galit. Sa araw din na iyon,
Dinala ng mga pulis ang mga nahuli nila ni Badong. Balak din nila ni Badong na magpalipas ang mga ito ng 2 araw doon sa isla para maipagdiwang ang kanyang karawan. Kaibigan at kakilala niya ang may-ari ng resort na ito na si Don Lucho. Natawagan na din nila ito kanina at nakapagpaalam na rin itong si Badong kay Don Lucho. At kaya pupunta ito kinabukasan sa resort ng paraiso para makadalo sa kanyang pagdiriwang. Patuloy pa rin na ginagamot ng mga ito ang mga naging sugatan sa labanan. Kinabukasan, pansamantalang nakakalimutan ng mga ito ang kanilang mga kinakaharap na mga problema. Buong araw na nagsaya ang mga ito doon sa resort. Tumulong na din ang lahat ng mga trabahador ng resort sa kaarawan nitong si Badong. Masayang masaya ang mag-asawang Lala at Badong sa mga kaganapan na iyon. Sa unang pagkakataon, magkakasama ang kanilang pamilya. Kung masaya man ang mag-asawa, lalong-lalo na ang magkakapatid na sina Makro, Buhawi at Atina. Hindi mo mabanaag sa mga hitsura ng mga kabataan na ito ang kakaibang bangis dahil sa mga uras na iyon. Tipikal na mga kabataan lamang ang makikita mo sa mga hitsura ng mga ito. Nandodoon na rin itong si Don Lucho para makisaya. Galit na galit din ito sa kanyang napag-alaman tungkol sa pinsan nitong si Mayor Abansado. Paglipas ng 2 araw, nagpasyang bumalik na ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Nagpasya na din na manatili muna doon ng ilang linggo ang mga kaibigan nila ni Makro at Buhawi, pati pa nga itong si Riba, para makasama ng matagal ang kanyang mga pinsan na natili muna ito doon ng ilang mga araw. Nagpapasalamat naman ang buong bayan sa grupo nila ni Badong dahil sila ang dahilan kung bakit nahuli at nakulong itong si Mayor Abansado. Lumipas ang mga araw na walang ginagawa ang mga kabataan doon sa lugar ng San Nicolas. Inubos ng mga ito ang kanilang oras sa pagsasaya. At makalipas ang mahigit sa 1 buwan, nagsiuwian na muna ang mga kaibigan ni Makro na sina Umar at Ronron. Samantalang nagpaiwan din doon sina Amaya at Makil. Nagpaalam din muna sina Ringo at Baldo na bumalik muna ang mga ito doon sa kabilang isla. Dadalawin lamang ng mga ito ang kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak doon. Samantalang itong si Maya, nagpaiwan din doon sa lugar nila ni Makro. Sinabi na kasi ng 2 na sina Maya at Buhawi kay Badong tungkol sa kanilang plano. Nais na nitong si Buhawi na magkakaroon na ng pamilya kasama itong si Maya. Kahit na medyo may kabataan pa ang edad ng mga ito, hindi naman tutol itong si Badong at Lala sa desisyon ng 2. Suportado pa nga nila ang mga ito at makalipas ang ilang mga buwan, tuluyan ng nag-iisang dibdib ang mga ito. Ginastosan ito ni Badong dahil imbitado din lahat ng kanilang mga kakilala at mga kaibigan sa kanilang bayan, pati na roon sa mga karatig na bayan. Masayang masaya naman itong si Buhawi dahil bukod sa kasama niya ang buong pamilya, nandoroon din ang ama at ang lolo nitong si Maya na galing pa doon sa kabilang isla. Pati ang kapatid ni Maya na si Bilin ay nandoon din. Makalipas naman ang ilang mga araw, nagpasya itong si Buhawi na bumukod na ng tirahan. Mas pinili nito ang tumira doon sa bukirin ng Kalye 13. Bukod kasi sa napamahal na nila ang bukirin na iyon, may mga naging kaibigan na din doon itong si Buhawi. Mayroon din silang malawak na lupain at nangangako itong si Buhawi na siya na ang mag-aalaga doon. Doon sa bukirin ng Kalye 13, nakatayo ang bahay nila ni Buhawi doon sa gilid ng mga maisan. Sa kabilang banda naman ay nandoon ang kanilang malawak na palayan. Bukod sa mga ito, marami ding alaga na mga manok, kambing, baboy at mga baka ang mag-asawa. May mga katulong din itong si Buhawi doon sa bukirin. Sa unahan ng kanilang bahay, nandoroon ang isang malaking kamarig at mayroong 6 na mga tauhan na laging kasama itong si Buhawi. Mahigit sa 2 taon na din itong walang ibang ginagawa kundi alagaan ang kanilang bukirin at ang kanyang asawa. Lalo na ngayon na nagdadalang tao na itong si Maya. Sa loob ng mahigit sa 2 taon,
hindi na naranasan pa ni Buhawi ang makikipaglaban. Ngunit tulad ng mga paalala nitong si Badong, huwag kalimutan ang kanyang mga obligasyon sa kanyang mga tangan. Kailangan pa rin na pakainin niya ang mga ito ng mga dasal at mga usal. Samantalang sina Makro naman, Amara, Makil at Turo, patuloy na magkakasama pa rin ang mga ito. Ngunit sa paglipas ng mahigit sa 2 taon, may binuong grupo na ang mga ito. At tinatawag nila itong San Nicolas Assassin. Ang tumatayong namumuno sa mga ito ay itong si Tata Mac, kabilang din sa kanilang grupo sina Ringo at Baldo. Dahil sa pagsulpot ng mga kasamaan doon sa kanilang bayan, maging sa mga karatig na mga lugar, binuo ang grupo nilang ito. Isang sekretong pangkat na tumatanggap ang mga ito ng mga malalaking misyon sa mga taong mayroong sekretong access sa kanilang grupo. Ngunit bago nila tatanggapin ang mga misyon na iatang sa kanila, mariin nila itong binusisi at inimbestigahan. Kailangan lahat ng kanilang misyon ay tungkol pa rin sa pagkitil sa mga kampo ng kadiliman. Doon sa bayan ng San Isidro, 2nd bayan galing sa bayan ng San Nicolas, mayroong isang mayamang tao ang kumuha sa kanilang serbisyo. Kakilala din ang mga ito nitong si Tata Mac. Kilala kasi ang taong ito na kolektor ng mga antigo at iba pang mga kagamitan na ginagamit sa mga pagpatay sa mga kampon ng kadiliman. Ngunit nitong mga nakaraang mga araw, inataki ang isa sa kanyang mga ginagawang sekretong museum doon sa bukirin ng San Isidro. Pinatay ang lahat ng kanyang mga bantay, ninakaw ang iilan sa kanyang mga koleksyon. Mabuti na lamang, hindi natagpuan ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay na kasama sa mga koleksyon nitong si Don Renato. Dahil nakatago ang mga ito doon sa ilalim ng bahay na iyon, mga piling tao lamang ang nakakaalam. Ngunit agad na pinalipat ng Don ang lahat ng mga iyon sa isa pa niyang bahay bakasyonan doon sa kabilang bahagi ng Bukirin. May plano ang Don na ilipat nila ito sa labas ng bansa, para siguradong hindi na ito mananakaw pa. May mga kausap na itong si Don Renato. Ngunit wala pang pinaling usapan, kaya inilagay muna niya ang mga ito doon sa kanyang isa pang bahay na bakasyonan. Ngunit nangangamba itong si Don Renato na masundan pa rin sila ng mga magnanakaw. Dahil nitong mga nakaraang linggo lamang, may mga napapansin silang mga nilalang ang umaaligid doon sa kanyang bahay. At batid nitong hindi ito mga ordinaryong tao. Kaya ang misyon nila ni Makro, bantayan ang mga iyon hanggang sa pagdating sa araw na ilipat na nila ang mga ito doon sa labas ng bansa. Ayon din kay Tata Mac na maaring mga antingero ang mga iyon, o maari din na mga pagmamay-ari nila ang ilan sa mga bagay na nasa poder ngayon nitong si Don Renato. Kinakailangan din natanggapin nila ang misyon na iyon para masugpo na din nila ang mga nilalang na ito. Kasalukuyang naglalakbay na ang mga ito papunta doon sa bukirin ng silay na sakop ng San Isidro. Mayroon din kasing malawak na lupain itong si Don Renato doon sa bukirin. Tinamnan niya ang kanyang lupain ng iba't ibang mga prutas, kaya nagkaroon siya ng isa pang bahay sa lugar na iyon. Sa tingin naman nila ni Makro, na yakang-yaka lamang ang misyon nilang ito. Ang kanilang iniisip na lamang kung paano nila malalaman kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito. Makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan na nilang narating ang bukirin na iyon at ang bahay nitong si Don Renato. Napakalayo pala ng bahay ng Don doon sa iba pang mga kabahayan. Sa tingin ng mga ito, mukhang nasa 2 kilometro pa ang layo galing doon sa mga kabayan na nakatayo doon sa bukirin. Nag-iisa lamang ang malaking bahay ng Don doon sa gitna ng malawak na taniman ng mga prutas. Sa mga pagkakataon na iyon, nandoon pa rin itong si Don Renato kasama ang kanyang mga tauhan na armado ng mga baril at hinihintay ang pagdating nila ni Makro. Habang wala pa kasi ang grupo nila ni Makro, marami ang mga nakabantay sa kanyang mga artifacts na nakatago doon sa kanyang bahay. Nang makita sila ng Don, agad na tuwang-tuwa ito at agad na pinatuloy ang kanilang grupo doon sa loob ng bahay.
agad nilang pinag-usapan ang misyon nila ni Maklo. Sa tingin kasi ng Don, baka aabutin ng 3 hanggang 4 na araw ang panatili ng grupo nila ni Maklo doon sa Bukirin bago madala ang mga koleksyon ng Don sa labas ng bansa. Ibig sabihin, sa loob ng 3 o 4 na mga araw, kailangan na protektahan ng grupo nila ni Maklo ang mga bagay na iyon. Wika pa ng Don. Nakagabi lamang, sinubukan silang pasukin ng mga nilalang na iyon. Nakita ng ilan sa kanyang mga tauhan ang mga hitsura ng nilalang na umaaligid doon sa bahay. Kaya napagtanto ng mga ito na hindi talaga mga normal na tao ang mga iyon. Sa takot pa nga ng mga tauhan itong si Don Renato, nanatili na ang mga ito doon sa loob ng bahay. Mabuti at hindi naman nagtagal ang mga nilalang. Agaran din na nagsialisan ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapaalam na sina Don Renato. Bababa na ang mga ito doon sa patag kasama ang kanyang mga tauhan. At sila na ni Maklo ang bahala sa mga dapat nilang gagawin. Mayroon namang makakasama sina Maklo doon na siyang tagapaghanda ng mga ito sa kanilang mga makakain at kakailanganin. Ang mag-asawang Duroy at Duday, kasama din ang anak nilang Binatilyo na si Dudong. Ang bandang kinaroroonan naman ng mga koleksyon nitong si Don Renato, nasa 2nd palapag sa loob mismo ng kanilang kwarto. Kaya nang makalis na ang grupo ng Don, agad na nilibot nila ni Maklo ang buong paligid ng bahay sa loob at sa labas. Agad nilang sinipat-sipat ang bawat bahagi at kasuluk-sulukan ng lugar. Naglatag na din ang mga iyon ng mga malalakas na usal doon sa palibot ng bahay para agad nilang maramdaman kung sakaling may mga aligid man na mga nilalang. Hinahati na din nila ang kanilang grupo. Sila Maklo ang magbabantay doon sa kwartong kinaroroonan ng mga koleksyon. Makakasama niya sina Amara, Makil at Turo. Samantalang doon naman sa unang palapag, magbabantay sina Ringo at Baldo kasama ang pamilya nila ni Manong Duroy. Sa hapon na iyon, ninamnam nila ang sarap ng ihip ng hangin at ang kagandahan ng buong lugar. Makikita mo sa paligid ang iba't ibang mga puno ng prutas. Makikita din doon ang iba't ibang uri ng mga ibon na dumadapo sa mga malalaking puno ng kahoy. Sa gabing iyon, nagsisimula na agad ang kanilang misyon. Mariin nang nagbabantay ang mga ito sa buong paligid. Salitan ang kanilang ginawang pagbabantay hanggang sa magdamag. Ngunit sa unang gabi, wala silang napapansin o naramdaman na kakaiba sa buong paligid. Kinabukasan, dito na may mga nararamdaman itong si Maklo na mga kakaibang presensya. Nararamdaman din ang mga iyon nitong si Amara. Kaya agad na dumungaw ang mga ito doon sa beranda ng bahay at agad na inilibot ang kanilang mga paningin sa buong paligid. Ngunit wala silang nakikitang anumang nilalang. Ngunit sa kabila ng mga ito, nararamdaman pa rin nila ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Kaya wika nitong si Maklo. Mukhang nagtatago lamang ang mga ito, kaibigang Turo. Isama mo sina Ringo at Baldo. Libutin ninyo ang buong paligid ng bahay. Pakiramdaman ninyo kung saan nanggagaling ang mga presensya ng mga ito. Mabilis naman na tumalima ang mga iyon. Agad na nilibot nila ni Turo ang buong paligid ng bahay kasama sina Ringo at Baldo. Pagdating ng mga ito doon sa likuran ng bahay, may nakita silang marka doon sa pader ng bakod. Gawa ito sa dugo. May mga litrang nakasulat doon na nakabaliktad, habang pinaikutan din ito ng mga nakaburdang bungo. At ang ipinagtataka ng grupo ng mga ito, mayroong nararamdaman sina Turo na kakaibang lakas ng presensya galing doon sa mga nakasulat doon sa pader.